So good morning mga buddy. Thanks again first. Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome back to my YouTube channel. So, ang vlog natin for today ay mag-share lang po ako sa inyo ng aking kunting kalaman about sa self-defense o martial arts. At ito ay may kinalaman sa kung paano natin maisagawa ng tama ang upper block. Alright? So, itong blockings pala na itong mga body, ang upper block, ay ginagamit ito sa mga pagpalo o atakihin tayo ng palo or pwede rin po sa duck. Okay? So, normal stand. 1. Ulit. Normal stand. 1, 2. Okay, sipa. 1, 2. Okay. So, mas lang yung mabuti, no? Ito, mga body, oh. Naka-slide siya, naka-open pan, at naka-tiyaya. Bakit naka-tiyaya, mga body? Dahil ito ay laman, no? Ito ay makapal ang laman. So pag kinusintit natin yan, ay makakaiwas tayo sa matinding injured o iwasan nating mabalik itong ating kamay kahit malakas pa po yung kampas niyan. Okay? Hindi katulad dito na nakataob siya, pag ginampas yung mga body ay posibleng malaki ang injured na inyong matatamo at posibleng mababalik pa yan, no? So ang tama, nakatihaya yan, naka-open pan. Bakit naka-open pan? Kasi yan ang ating pang-grab, no? O pang-agaw sa anumang mga bagay na ipapalo sa atin. Okay? Bakit naka-slide? Kasi pag hinampas ka dito, no? Ay madudulas yung iampas sa'yo, no? Palabas. So hindi katulad ng pantay lang, pag ginampas ka rito, mag-i-stay yan, yung maaampas sa'yo. So kailangan slide by slide, no? Okay, alam nyo na, nakatiyaya kasi malaman yan, no? Naka-open pan kasi yan ang pang-grab natin, at naka-slide kasi posibleng madudulas yung papalok sa atin. Okay? So yan ang tamang pag-execute ng upper block. Ito naman mga buddy, ay tinuro ko sa inyo, huwag po nating ilagay sa ating isipan na ito'y nalaman natin ang tamang pag-execute, ay malakas na ang loob natin na salagin. No, lalo na pag inatake tayo ng itak. Ito naman mga buddy, ay mga idea lamang. No, ito ay magagamit lamang natin for emergency. At ina-advise ko sa inyo, no, na kung atakihin kayo ng ganito at kung mayroon pang mga pagkakataon na makaiwas kayo, ay mas maganda na umiwas o iwasan. Itong mga self-defense ay ginagamit to kung apiki ka na sa amin sa rumblumano na salita. Halimbawa, wala ka ng matakbuhan or dead end na, tatakbo ka at ang tinakbuhan mo pala ay dead end. So, no choice. Hindi po ba mga buddy? Wala ka ng choice kundi gamitin ang iyong kaalaman, itong mga self-defense. So, sa self-defense mga buddy o sa lahat ng sport ay hindi lang physical ang ginagamit, no? Lakas, tibay, o galing, kundi ginagamit din ang utak, no? So, ayun mga buddy, sana mayroon kayong natutunan sa aking video na to, kahit kunti lang, no? Shout out muna pala sa ating mga sport-minded, na sa ating mga trainer
mga instructor, mga coaches, mga master na magagaling. Ako naman ay palagi kong sinasabi na ulit-ulit na hindi tayo magaling. Hindi tayo expert. Marunong lang. Okay? So, sana ay nabigyan ko kayo ng mga idea o tungang maraan, no? Kung paano natin malipinsan sa oras ng kagipitan ang ating sarili. Okay? So, may galap shout out sa ating lahat mga viewers, elite viewers, mga subscribers, at sa mga kapwa natin YouTubers na palaging andyan na sumusuporta kayo ng TVMix. Sana huwag po kayo magsawang sumuporta at hindi ko na po kayo isa-isahin. Alam niyo na po yan. Basta maraming salamat sa inyo. Okay? At lagi nating sinasabi na huwag kalimutan at laging tandaan na manalangin sapagkat ang panalangin ang isang solusyon sa ating mga suliranin. Tamanan po ng gawag kong titiwala. At lagi nating sinasabi bago tayo magtapos. Stay safe. Stay healthy. God bless. I love you all. Bye-bye.